Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa Ebanghelyo tinanong ni Jesus ang mga disipulo ni Juan, ano ang hinahanap ninyo? Tinatanong din tayo ni Jesus kung ano ang hinahanap natin sa buhay. Ang hinahanap ba natin ay ang kayamanan, karangyaan at kapangyarihan? O mas pinagtutuunan natin ng pansin ang pagpapalalim natin ng pakikipag-ugnayan sa Diyos? Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa mga kapangyarihan sa Panginoon.
ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, si Samuel na natutulog sa templo sa may kaban ng tipan. Nang magmamadaling araw na, siya'y tinawag ng Panginoon. Samuel! Samuel. Po, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, "Bakit po?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag. Mahiga ka na ulit." Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ng Panginoon. Bumangon siya. Lumapit kay Eli at tinanong, "Tinatawag po ba ninyo ako?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, anak. Mahiga ka na ulit." Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, "Narinig ko pong tinatawag ninyo ako." Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya, "Sige, mahiga ka ulit. Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang inyong lingkod.
At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo. Nakikinig po ang inyong lingkod." Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon at nagkakatotoo ang lahat ng sinabi niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi, iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi para sa Panginoon. At ang Panginoon naman ay sa katawan. Muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesus, at tayo may muling bubuhayin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na kayo'y mga bahagi ng katawan ni Kristo? Ang nakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Huwag kayong makikiapid sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao. Iba ang napipinsala. Ngunit sa pakikiapid, sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinatanggap niyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang Kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingin si Jesus at nang makitang sumusunod sila, ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabbi?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Halikayo at tingnan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yaon. Nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo, at siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan sa iyo'y Cephas. Ang katumbas ng pangalang ito'y Pedro." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Good morning din po, Father. Pakingitian naman yung mga katabi ninyo, pakisabi sa kanila, "Good morning." Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Sa atin pong mga pagbasa sa linggong ito, may isang tanong na napakahalaga na tinatanong sa atin yung ating Panginoon. At yung tanong na ito ay ito, "Ano ang hinahanap ninyo?" Bakit kayo nandito? Ano po bang hinahanap ninyo? Pakitanong nga yung mga katabi ninyo, sabihin nyo, anong hinahanap mo? Pera po ba? Pera. Hindi naman. Kailan po natin naririnig yung tanong na ito? Naniniwala po ako na medyo kapareho tayo ng karanasan. Nung bata po ako, naririnig ko yung tanong na ito sa aking magulang, lalo na sa aking nanay. "Ano bang hinahanap mo? Hanapin mo. Kapag hindi mo nahanap yan, makikita mo ang hinahanap mo. Makikita mo ang hinahanap mo." Bata pa lang po tayo, marami nang nawawala siguro sa atin. Kaya palaging sinasabi sa atin ng nanay natin, "Makikita mo ang hinahanap mo." Kapag tumatanda po tayo, patuloy yung paghahanap natin sa mundong ito. Mas nagiging komplikado nga lamang po yung ating mga hinahanap. Minsan, hanap tayo ng hanap pero hindi natin alam kung ano ba talaga yung hinahanap natin. Naghahanap tayo ng magpupuno sa ating mga buhay. Naghahanap tayo ng purpose sa ating mga buhay. Pero hindi natin alam kung saan makikita yung ating purpose sa buhay na ito. Kaya, anong nangyayari sa ating mga buhay? Kung saan-saan nagpupunta, kung saan-saan naghahanap, kung ano-ano yung nilalagay sa ating mga puso na hindi naman tunay na nakakapagpuno ng ating mga buhay. Ano pong halimbawa? Sa kagustuhan nating makahanap ng kaligayahan sa mundong ito, naghahanap tayo ng mga material na bagay.
At kapag nakuha naman na natin yung mga material na bagay, na iniisip natin ng umpisa na makapagpupuno ng ating puso, na makapagbibigay ng kaligayahan sa ating mga buhay, kapag nakuha na natin, kapag natanggap na natin, anong nangyayari kalaunan? Hindi naman pala ito talaga yung makapagpupuno. Lilipas din, maghahanap ulit tayo ng iba. Halimbawa, sinusubukan nating punuin yung ating buhay ng yaman, ng pera. Kapag nakakakuha, nakakatanggap tayo ng pera, anong nangyayari sa ating mga buhay? Kapag natanggap na natin, lumilipas, nawawala din, naghahanap pa tayo muli ng pera para mapuno yung ating mga buhay. Ano pong sinasabi sa atin ito? Na kapag nilagay natin yung ating puso, kapag sinubukan nating punuin yung ating mga buhay ng mga makamundong bagay, hindi tunay na mapupunan yung ating mga puso. Dahil tandaan po natin, mga minamahal kong mga kapatid, yung mga makamundong bagay, lumilipas po. Hindi magtatagal. At yung mga makamundong bagay, hindi po ito yung tunay na makapagbibigay sa atin ng kapunuan at kagalakan. Dahil nga, lilipas ang lahat. At hindi naman nilikha yung ating mga puso para sa mundong ito. Saan po, para saan nilikha yung ating mga buhay at ang ating mga puso? Nilikha ito para sa ating Panginoon. Kaya kung hindi natin pupunuin ng presensya ng Panginoon yung ating mga buhay, hindi talaga tayo makakaranas ng pagkakontento. Hindi tayo makakaranas ng tunay na kapayapaan at kagalakan sa lamang yung tunay na makapagbibigay nito. Sabi po ni Pope Benedict, "The happiness that we seek has a face and a name. It is Jesus of Nazareth." Yung kagalakan na hinahanap ng ating mga buhay ay may pangalan at may muka. Ito ay si Jesus Nazareno. Kaya ang unang paanyaya po sa atin sa linggong ito, naghahanap po ba tayo ng kagalakan? Naririto po siya, si Jesus Nazareno. Tanggapin natin siya sa ating mga buhay. Tanggapin natin yung kanyang salita. Tanggapin natin yung kanyang katawan. Tanggapin natin yung kanyang mga itinuturo. Dahil doon magmumula yung tunay nating mga kagalakan sa kanya lamang at wala ng iba. Na ano pa po bang hinahanap ng ating mga buhay? Naghahanap tayo ng kaligtasan. Hindi tayo makakatagpo ng kaligtasan ng malayo sa ating poong Jesus Nazareno. Siya lamang yung makapagbibigay ng tunay na kaligtasan na magtatawid sa atin sa buhay na walang hanggan. Naghahanap tayo ng kagalingan at pag-asa. Pumunta tayo sa Kanya na kayang gumawa ng mga imposible sa buhay natin. Noong nakaraan pong January 8 ng gabi, sa ating vigil program para sa Nazareno 2024, may ilan pong mga deboto na mamanata ng poong Jesus Nazareno na nagkwento ng kanilang pakikipagtagpo at himalang naranasan dahil kanilang natagpuan yung ating poong Jesus Nazareno. Meron pong kwento ng may cancer. Hindi niya na alam kung saan hahanap ng pag-asa. Hindi niya na alam kung saan kukuha ng lakas para lumaban pa. Natagpuan siya ng Panginoon. Kinatagpo niya yung Panginoong naghahanap sa kanya. Itinaas niya yung kanyang buhay. Ipinagkatiwala niya yung kanyang daladalahin sa ating Panginoon. Matapos daw ang isang taon, wala na siyang sakit. Gumawa ng himala yung Diyos sa kanyang buhay. Naghahanap siya ng kagalingan at natagpuan niya sa ating poong Jesus Nazareno. Meron pang isang kwento ng dating basag ulo. Ilang beses na nakulong, parang nawawala na sa buhay niya.
Nung nagsimulang makatagpo niya yung ating Poong Hesus Nazareno, nagsimula yung pagbabago sa kanyang buhay. Naghanap siya ng makapagliligtas sa kanya. At nung natagpuan niya yung Poong Hesus Nazareno, dumating yung pagliligtas at pagbabago sa kanyang buhay dahil nahanap niya yung Poong Hesus Nazareno. Sa atin pong mga buhay, mga kapatid, alam po natin, marami talagang pagsubok at krus na darating. At kung minsan, o kaya naman madalas, kapag may mga dumadating na krus, pagsubok sa ating mga buhay, ano pong kadalasang nagiging tugon natin? Nagtatanong tayo sa Diyos, Panginoon, bakit niyo pinaparanas sa amin ito? Palagi naman kaming nagsisimba at nagdadasal. At kung nakakalungkot pa, kung minsan ang nangyayari, ang ginagawa natin ay lumalayo sa ating Panginoon. Nagtatampo sa ating Panginoon. Pero mga kapatid, ang imbitasyon sa mga panahon ng pagsubok, sa panahon na mabigat yung mga krus na dinadala natin, huwag nating takbuhan yung ating Poong Hesus Nazareno. Bagkus sa yung ating maging takbuhan. Sa yung ating puntahan, sa yung pagkuhaan natin ng lakas at pag-asa. Dahil yung ating Poong Hesus Nazareno, ninanais yung mabuti sa atin. Ninanais na bigyan tayo ng pag-asa, ng lakas. Ninanais na bigyan tayo ng magandang buhay, magandang kinabukasan. At hindi natin matatanggap ito ng malayo sa Kanya. Kaya mga kapatid, uulitin ko po, sa mga pagsubok na ating nararanasan, huwag tayong tumakbo papalayo sa ating Panginoon, bagkus siya yung ating maging takbuhan, dahil siya yung magbibigay ng kahulugan at kaligtasan sa ating mga karanasan. Yun po yung unang paanyaya. At yung sinasabi sa atin ng Panginoon, kung ano yung hinahanap natin, kung ano yung magpupuno sa ating mga buhay, ang imbitasyon ng Panginoon, hali kayo at makikita ninyo. Yung Panginoon, tinatawag tayong makipagtagpo sa Kanya ng patuloy, ng paulit-ulit, upang matagpuan natin yung tunay na magpupuno at hinahanap ng ating mga puso. At ano pong hamon kapag naranasan na natin yung ating Panginoon na lubos tayong minamahal? Ano pong hamon kapag naranasan natin yung pagliligtas at himala ng ating Poong Hesus Nazareno? Katulad ng mga alagad na unang tinawag ng Panginoon, matapos silang makatagpo yung ating Diyos, sila ay tumawag na ng iba. Narinig natin si Andres, tinawag, hinanap yung kanyang kapatid na si Simon Pedro. Tinawag na nakita na niya yung Mesiyas, yung tagapagligtas. Dinalan niya yung kanyang kapatid sa ating Panginoong Hesus Nazareno. Sa mga buhay po natin, alam natin sa miyembro ng ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, sa mga nakakatagpo natin sa mundong ito, kung minsan may mga makikita tayo at makakatagpo na nawawala din, na parabang may hinahanap din, nawa tayong mga nakatagpo na ng ating Panginoon ay dalhin sila sa ating Poong Hesus Nazareno para sila rin ay makaranas ng pagliligtas ng ating Poong Hesus Nazareno. Ito po yung ating misyon. Pagkatapos ng ating pagdedebosyon, meron po tayong misyon. Dalhin at ipakilala sa ating mundo yung ating Poong Hesus Nazareno. Kaya mga kapatid, patuloy nawa tayong mapalakas ng ating pakikipagtagpo sa ating Panginoon at patuloy tayong maglingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pagdadala ng presensya ng Panginoon sa ating mundo. Saan po nagmumula itong ating misyon bilang mga anak ng Diyos? Nagmumula ito sa simula pa lang ng ating buhay Kristiyano. Napakinggan po natin sa ikalawang pagbasa na tayong mga anak ng Diyos ay templo
ng Espiritu Santo, templo ng Panginoon, sa atin nananahan yung ating Panginoon. Kaya ano pong imbitasyon? Nawa yung buhay ng bawat isa sa atin, nagpaparangal sa ating Panginoon. Yung buhay natin ay nagpaparanas ng pagliligtas ng Diyos sa ating mga kapwa. Yung ating mga buhay, nagpapaalala na yung Diyos ay nararanasan sa mundong ito. Kaya kung may mga pagkakataon na yung ating mga buhay ay para bang hindi na nagpaparanas ng pagliligtas ng Diyos, unti-unti po nating tingnan at baguhin upang yung ating mga buhay maging tapat sa pagiging templo ng Diyos. Nawa yung buhay ng bawat isa sa atin ay maging tagpuan ng Diyos at ng Kanyang bayan na nagnanais siyang makita. Tayo po ay templo ng Diyos. Sana nakikita ng iba yung ating poong Jesus Nazareno sa ating mga buhay. Mga kapatid, muli po, ano ang tanong sa atin ng Panginoon? Anong hinahanap ninyo? Anong hinahanap ng ating mga buhay? Ang hinahanap at tunay na makapagpupuno ng ating mga buhay ay walang iba kundi ang poong Jesus Nazareno. Patuloy natin siyang tagpuin araw-araw. At kapag natatagpuan at nararanasan natin yung ating Panginoon, ang ating misyon ay iparanas at dalhin siya sa ating mundo. Tayo pong mga anak ng Diyos ay tagapagdala ng presensya ng Panginoon dito sa ating mundo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na bigyan tayo ng lakas na tumugon at maging tapat sa pagsunod sa Kanyang kagustuhan. Taimtim tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang tumugon ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso sa tawag ng Diyos at maging halimbawa nawa sila sa mga kabataan na nagnanais sumunod sa yapak ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tugunan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na ang mga walang tinig, inaapi at mga biktima ng karahasan at terorismo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gugulin nawa ng mga kabataan ang kanilang mga malayang sandali sa mga kapaki-pakinabang at mga makabuluhang gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makatagpo nawa ng lakas at pag-asa kay Kristo ang mga nagdadalamhati, mga dukha,
mga may sakit at may kapansanan, at ang iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway makatugon tayo sa pagtawag ng Diyos sa atin upang maging mga tagapangasiwa ng Kanyang sangnilikha sa pamamagitan ng ating mga konkretong hakbang sa pangangalaga ng ating kalikasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na tanggapin ang iyong paanyayang ipahayag ang paghahari mo sa pamamagitan ng aming salita at mga gawa, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kapatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Thank you.
Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigding ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o ng lay ministers, sumunod po tayo at maraming salamat po. Sa
Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga po ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos po ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang mga oras po ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes po at Sabado, ikawalo po ng umaga hanggang ikalima ng hapon. At kapag Biyernes at Linggo po, ikalima ng umaga hanggang ikawalo po ng gabi. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lamang po ang lahat na manatili lamang po muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Subunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid,
kung dati ay naririnig natin sa mga magulang natin, makikita nyo ang hinahanap ninyo. Ngayon po sasabihin ko sa inyo, halika kayo dito sa ating dambana ng Poong Jesus Nazareno. Halika kayo sa presensya ng ating Poong Jesus Nazareno at makikita ninyo ang hinahanap ninyo. Sa Kanya po natin matatagpuan ang kagalakan, kapayapaan at kaligtasan na hinahanap ng ating mga puso. Walang iba kundi sa Poong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.